Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto po tayo ng con carne. So, ito po ang ating menu ngayon. So, ito po ang ating mga ingredients. Ampalaya. Hiwa-hiwain na po ang ating ampalaya sa maninipis. At luya or ginger. Hiwain din po sa maninipis. Sibuyas. Mga isang pirasong malaking sibuyas na bilog, red onion, at saka garlic. Ganun din po ang kamatis, mga dalawang pirasong kamatis. Hiwa-hiwain po sa maninipis. At ganun din po ang beef. Ang beef ay mga 1/4 kilo lamang po. At hiwa-hiwain din po sa maninipis. Ngayon po ay unahin po natin na magpa-init ng kawali at lagyan ng mantika. Pag uminit na po ang ating kawali, ilagay na po ang mantika at ganoon din po ang garlic. Pwede po nating pisain na lamang ang garlic. O di kaya ay pwede rin po natin i-chop ng maninipis. At ihalo na rin po natin ang onions na na-chop. At ganoon din po ay haluin natin ito hanggang sa maluto ang sibuyas. Habang inaantay natin na maluto ang sibuyas ay pwede na po nating ihanda ang kamatis at ilagay na rin po ang kamatis. Ganun din po ay ihalo po natin. Ang kamatis ay madali lamang pong maluto. So, ayan po. Halo po natin hanggang sa lumambot po ang kamatis. Ngayon isunod po natin ang hiniwang luya o ginger. Ihalo rin po natin at nang humalamuya ang amoy ng ating mga ingredients. Ang luya, sibuyas, kamatis at ang ginger. Ayan na po. Ngayon po ay ilagay na po natin ang hiniwang ampalaya. Ang ampalaya, mga 1/2 kilo lamang po ang ampalaya na i-chop po natin sa maninipis. Tanggalin po ang laman sa gitna. Huwain po sa gitna at tanggalin ang buto. At huwain ang maninipis na pabilog. Ayan po. At ihalo rin po natin ang ating ampalaya sa lahat ng ating mga ingredients. Palaya po ang napakasustansya pong gulay. So, takpan po natin ito hanggang sa lumambot ng konti. At habang niluluto natin ang ampalaya,
At pwede na po nating i-marinate ang ating beef. Lagyan po natin ng asin. Katamtaman lamang po. Tatantya natin yung asin natin na magkaroon ng lasa ang ating karne. Sunod po natin ang paminta o pepper, ground pepper po ito. Tansyahin lamang po natin ang dami ng ating pampalasa na asin at paminta. At ganun din po ay lagyan natin ng soy sauce. Tansyahin lamang po natin ang ating mga soy sauce, halos sa 2 o 3 kutsara lamang po, tablespoon. At lagyan po natin ng in-slice na garlic. Ngayon po ay ihalo po natin ang ating beef sa mga ingredients natin o sa ating mga pampalasa. Siguraduhin lamang po na malinis po ang ating kamay bago po natin ihalo ang ating beef sa ating mga pampalasa, para maiwasan po natin ang contamination. Ngayon po, wala po tayong cornstarch. So, ang pwede po natin ipamalit sa cornstarch ay itong tapioca flour. So, ayan po. Lagyan po natin ng tapioca flour. Tansyahan din lamang po. Siguro mga 2 o 3 kutsara ng tapioca flour. Ating ihalo. At haluin din po natin ng maigi ang ating tapioca flour sa ating beef at mga pampalasa. Ayan na po. So, iayos po natin o haluin po natin ng mabuti ang ating beef. Ngayon ay maghanda naman po tayo ng ibang kawali. At lagyan natin ng mantika, painitin at ilagay ang ating beef. Ang beef po ay mas magandang i-marinate po muna ng mga 1 oras bago natin i-fry. So, ayan po. Takpan po natin ito hanggang sa ito ay maluto, lumambot, mag-brownish ng kunti. Ayan na po. So, kung mas maganda, kung medyo mas marami ang mantika natin, para hindi na po natin kailangang baliktarin. So, madi-deep fry na po siya. Pero sa paghango po natin o pag bago po natin mamaya ilagay ang ating ampalaya, halo sa ating karne, ay alisin po natin ang mantika para maiwasan po natin ang maraming mantika sa ating niluluto.
Ayan na po. Takpan po muna natin hanggang sa maluto po ito. Lagyan po natin ng binawasan ko na po ng mantika ang ating nilulutong beef, at nilagyan ko po ng isang tasang tubig na mainit. Yung init po ay yung init sa ano lamang po, dispenser, yung hot na dispenser, para hindi na po tumagal ang ating pagpapakulo. Ngayon ay pagkulo po ay ihalo na po natin ang ating ampalaya. Ayan na po. Ang ampalaya na naiisa natin sa ating mga ingredients, at ihalo po natin ng maayos. Ngayon po ay lagyan po natin ito ng kunting pampalasa na oyster sauce. Ayan, hanguin po natin ng maigi. Para mag-saturate po ang lasa ng ating karne sa ating gulay na ampalaya. Ayan, katamtaman lamang po na oyster sauce ang ating ilagay. Let's say mga 2 o 3 tablespoon lamang po. Ayan na po. Ihalo na naman po natin ito ng maayos. Kanina po, o nung ginigisa natin itong ampalaya, huwag po natin hayaang malaga po ang ating ampalaya. Pag siguro mula nung tinalo natin sa ating mga pampalasa ay mga 5 minutes lamang po na ating ang duration po ng ating pagluluto sa ampalaya para hindi po ito malaga. Ito na po ang ating ampalaya con carne. Ready na po para saluhan ng ating buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsusubaybay sa aking mga videos. Patuloy niyo pong subaybayan at panoorin ang aking mga parating pang mga videos. I-like niyo po, i-share at i-subscribe. At mag-drop po kayo ng comments. Ganun din po, hit nyo ang bell notification button para po kayo maging updated sa aking mga upcoming videos. Maraming maraming salamat po. At always, stay safe. God bless everyone. Bye-bye!